Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy pong muli sa ating mga naunanang natalakay, sa mga talakayin sa Ramadan, ang talakayin pong ito ay nakalaan bilang bago po ang panghuli, ika-29 na aralin. At ang pamagat po nito ay ang paghihikayat, pag-i-encourage sa mga tao upang gumawa ng kabutihan at ang pagbibigay pagpapatuloy sa paggawa nila ng kabutihan. Sabi po ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa marating mo ang yakin, hanggang sa marating mo ang tinatawag na katiyakan. Ang katiyakan, ayon na rin sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ay ang kamatayan. Ibig sabihin, ang isang tao na nabubuhay bilang isang Muslim ay marapat sa kanya na isaalang-alang ang paggawa ng kabutihan. Hindi lang sa mga espesyal na mga pagkakataon, hindi lang sa mga lugar na kung saan pinagdadausan ng mga kabutihan, kung hindi kahit saan man siya magpunta at sa anumang pagkakataon, nararapat sa kanya na gumawa ng kabutihan. Paano mo sasambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinayo niya sa iyong sambahin mo siya hanggang sa marating mo ang katiyakan, kung ang iba naman sa atin ay nagfa-fasting lang siya sa buwan ng Ramadan o hindi kaya gumagawa lamang siya ng kabutihan sa buwan ng Ramadan? Makikita mo siyang nagdarasal sa buwan lamang ng Ramadan, pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay hindi mo na makita sa masjid. So ito ay isang pagtitiyak o di kaya kinakailangan nating bigyan ng pansin na hindi lamang sa buwan ng Ramadan dapat magsagawa ng pagsamba ang isang tao. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nasakop niya ang Makka at ibinabasa kanya yung idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yung binabasa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na bubuksan niya na ang Makka at ikaw siya ay papasok doon at makukuha niya ang Makka. Hindi lang basta-basta doon ang inutos sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi pagkatapos doon na maraming taong nagsimuslim, tagumpay ng isang Muslim. Anong inutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kabutihan. Pagkatapos ng kabutihan, titigil tayo ng kasamaan, titigil tayo sa paggawa ng kabutihan? Hindi. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pagkatapos magkaroon ng kabutihan at mga tagumpay na nagawa, ang utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasabbih, purihin, pagsamba pa rin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Purihin mo si Allah Subhanahu wa Ta'ala at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Ibig sabihin, ang kabutihan ay susundan ng kabutihan. At hindi yung kagaya ng ginagawa ng mga kapatid natin na way gabayan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag nakagawa ng kabutihan, ang akala okay na, titigil at gagawa naman ng hindi kabutihan. Allahumma staan. Hindi po ito ang sunna at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga isa sa mga nabanggit sa isang hadith, pagkatapos natin na magsagawa ng Ramadan, hindi tayo titigil doon. Magkos, nandun pa yung magsagawa tayo ng Eid at in-encourage pa tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sundan yung pagbibigay ng pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan ng pagfa-fasting ng 6 na araw pagkatapos nito. Bakit? Bilang pag-i-encourage sa atin na hindi natatapos doon ang ating ginagawang kabutihan. May mga taong sumasamba lamang sa Ramadan. Bakit? Ang kanila bang sinasamba sa Ramadan ay ibang Diyos? Pagdating naman sa ibang buwan ay hindi na yun yung Diyos na sinasamba nila? Hindi, kapatid. Kung meron man tayong ginawa na pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan, ito ay dahil sa itong buwan na ito ay buwan ng pagpapala. Ito ay buwan na kung saan sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na ang bawat gabi
na sa buwan ng Ramadan ay may pinapatawal si Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang mga alipin na papasok sana sa impyerno at papatawarin niya at papasok niya sa paraiso. Isang malaking gantimpalang ibinibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang ano na dinivide. Ang unang first 10 days dito ay ang tinatawag na awan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang second 10 araw nito ay tinatawag na magfira, kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakahuli ay etkun minan nar, ang pagbibigay ng kalayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na galing sa impyerno at binibigay niya ng patawad. So, hinihikayat po natin ang ating mga sarili na hindi lamang po tayo gagawa ng kabutihan at hindi lamang po tayo gagawa ng magagandang bagay sa buwan ng Ramadan. Of course, idinidiin natin na kinakailangan sa buwan ng Ramadan, at least kahit papano, dahil sa tulong na rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi niya kapag buwan ng Ramadan, binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? Binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso. Idha jaa Ramadan, futtihat abwaabul jannah, wa ghulliqat abwaabun nar, wa suffidatu syayatin. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, pag dumating na yung buwan ng Ramadan, bilang encouragement sa atin, binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso. Isinisarado niya ang pintuan ng mga impyerno. At bilang tulong sa atin, kinakadena niya para makagawa tayo ng kabutihan. Kinakadena niya ang mga satanas. So, ano pa ba ang dahilan para tayo hindi makagawa ng kabutihan? Maaaring ang mga satanas na mula sa mga jin ay nakagapos. Maaaring sila ay hindi makagawa ng pinsala sa atin. Pero natitirang satanas ay yung mga satanas na galing mismo sa ating lahi, ang mga tao. Kasi hindi lang naman jin ang satanas. At meron pa rin satanas na kung saan mula sa ating mga lahi. Huwag po nating ito silang hayaang manaig sila sa ating mga sarili na makagawa tayo ng kasamaan dahil sa kanila. Kaya ipinapayo po natin sa ating mga sarili na ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawang kabutihan. Ang ating mga salafus saleh, ang kanilang minhaj, ang kanilang pamamaraan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan, ang bago dumating ang buwan ng Ramadan, 6 months bago dumating ang buwan ng Ramadan, ay hinihiling nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Allah, ibigay mo po sa amin ang Ramadan. O Allah, paabutin mo po kami sa buwan ng Ramadan. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan at nakaabot sila na sa buwan ng Ramadan, tumitigil sila? Tumitigil sila sa panalangin kay Allah? Hindi. Bagkus ang natitirang 6 na buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipinapanalangin nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Allah, tanggapin mo po. Tanggapin mo po. Tanggapin mo po ang aming mga ginawang kabutihan sa Ramadan. Kaya ang isang taong lugi, ang isang taong naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya nagbago. Ang isang taong lugi, naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya pinatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang taong lugi. Sapagkat walang dahilan, kapatid sa pananampalataya, na hindi ka makakagawa ng kabutihan at hindi mo magagampanan ang mga bagay-bagay na yan. Isang kabutihan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sa isang narration pa sabi niya, "Man kama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sa isang narration ng hadith, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan na may paniniwala kay Allah at paghahangad ng gantimpala, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Sino man ang tumayo para magdasal sa sala sa buwan ng Ramadan, patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ano pa ba, kapatid sa pananampalatayang Islam? So, uulitin kong muli, kinakailangan ang ating mga ginagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay hindi mapuputol at hindi magtatapos doon lamang. Bagkos kinakailangan ito ay sundan pa natin ng kabutihan sa kabutihan hanggang insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala matupad natin ang sinabi ni Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo si Allah hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Maraming salamat pong muli at insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala abangan niyo po ang pinakahuli po nating aralin na tatalakayin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.